Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 30,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan na nabisiya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang Salita ng Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Ihayag mo sa itaas, o Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges.
na ibig sabihi mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. No? At mga kapatid, sa araw na ito, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya na ipinagkaloob sa atin, lalo na sa ating simbahan dito sa Pilipinas. Ang pangunahin na po ang simbahan sa Cebu dahil po sa binigay na pagkakataon sa atin na mag-host para sa International Eucharistic Congress. Kaya binabati po namin ang lahat ng mga naglingkod, namuno at nanguna sa magandang pagdiriwang na ito. Pagpalain nawa po ang bawat isa rin, hindi lamang ang mga kaparian, mga relihiyoso, relihiyosa, kundi ang mga laiko rin na nakiisa sa pagdiriwang na ito, ang mga naging participants, delegates, at ang mga naging volunteers din. Lahat po sa inyo, maraming salamat, pagpalain po kayo ng Diyos. Pero mga kapatid, kahit tapos na ang International Eucharistic Congress, huwag natin pong kalimutan, ipagpatuloy natin ang panawagan ng pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Na kapag tayo po ay nagdiriwang ng misa, tayo rin po ay tumatanggap ng isang misyon. Tayo ay tinatawag ni Kristo na sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanya hindi lamang sa pagdiriwang ng misa, kundi sumunod sa Kanya bilang mga lingkod, bilang mga alagad. Tamang-tama po yan sa Ebanghelyo natin ngayon. Dahil ang Ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa pagtawag ni Kristo sa 12 alagad. Pero bago niya tawagin sila, bago niya sila piliin, at salain, meron mo nang isang magandang ginawa si Kristo na dapat ay huwag nating kalilimutang gawin. Yan ay ang magdasal. Alam po, nakakatuwa yung mga bata. Dahil ang mga bata po ngayon, salamat sa Diyos, sa awa ng Diyos, lalo na yung maliliit. No? Yung mga maliliit na bata ay madali pa talagang turuan. Kami po nung last December ay may family gathering syempre. Dahil po nung nagdadasal na, natuwa po ako sa aking pamangkin, si Adrian, 3-4 years old siya. Dahil siya ang namuno sa aming dasal. No? Napakalakas. Pero habang nagdadasal, tinitingnan ko po yung mga matatanda, mukhang hindi niyata kabisado kahit prayer before meals. Bless us, O Lord, na lang. Mukhang hindi pa kayata kabisado. Dahil buti pa yung bata, malakas at buo niyang nasasabi ang dasal bago kumain. Maraming mga matatanda na papagalitan ng bata. Dahil sumusubo na, sabi ng bata, sandali, hindi pa tayo nagpe-pray. No? At yun mga kapatid, ang magandang paalala po sa atin. Habang tayo ay nasa unang buwan pa rin ng bagong taon na ito, sana mga kapatid, kung meron mang isa tayong dapat palakasin pa sa taong ito, hindi lamang natin, huwag lang natin palakasin ang negosyo natin. Huwag lang natin palakasin ang ating katawan na tayo magkakaroon ng 6-pack abs. Kung 1-pack lang yata ito, maleta ito eh, no? Hindi na yata ito pakete lang, maleta na ito. Isang maleta. Sana huwag lang natin palakasin ang ating negosyo, ang ating kita, ang ating katawan. Palakasin natin ang ating buhay panalangin. Your prayer life. Increase your prayer life. Sabi nga ni Father Itoy, ang aming kaibigang pare, more prayer, more power. No prayer, no power. Kaya sa Ebanghelyo natin, yan ay paalala sa atin ni Kristo rin sa pamamagitan ng ginawa niyang halimbawa. Dahil bago niya pinili at tinawag ang kanyang mga alagad, siya ay umakyat muna ng bundok. Alam po natin na sa tuwing umaakyat si Kristo sa bundok, siya ay nananalangin. Siya ay nakikipag-usap sa Ama. Kaya siya ay umaakyat. At sa kanyang pagbaba, doon niya ngayon ginawa ang pagpili at pagtawag. At bakit niya po pinili? Bakit niya po tinawag ang 12? Una at higit sa lahat, upang makasama niya, to be with Him. Pinili niya ang mga taong ito para makasama niya. And that is the first reason. And that is the first thing kung bakit niya tinawag itong mga alagad. Upang makasama niya.
At mga kapatid, yun din po ang hangad ni Kristo, ang hangad ng Panginoon ngayong bagong taon, ang makasama niya tayo pa rin. Sana this year, let us give more time to be with God. Let us give more time to be with Jesus. Dagdagan natin ang oras natin para sa Kanya. At paano po makikita yon? Of course, increase your prayer life. Yung pagdalaw natin sa simbahan, sa Adoration Chapel. Yung pag-attend natin ng mga retreat. Palakasin natin ang ating pananampalataya pa. Ngayon po ay Jubilee Year of Mercy. Yun po ang makakatulong din sa atin para maranasan natin ang awa ng Diyos at para maiparanas natin sa iba ang awa ng Diyos through our prayer life. Kaya nga kita nyo na po, gusto ni Kristong makasama ang kanyang mga alagad. Ikaw din, gusto kanyang makasama pa. Dalas-dalasan natin ang pagdalaw sa Kanya, ang pagtawag sa Kanya. Kaya ito po ang malaking hamon ngayon, hindi lamang para sa mga pari, unang-una para sa inyong mga magulang. Kung paano pa rin ninyo gagawing kapanapanabik, exciting ang magdasal para sa mga kabataan. Kung paano nyo pa rin ilalapit ang mga kabataan sa pagdarasal. Aminin natin, pag tinitignan natin sa paligid ngayon, para bang ang prayer ay pangalawa, pangatlo, panghuli na. Kaya kuminsan po nakakalungkot kapag po may nag-iimbita na magmimisa para sa isang Thanksgiving or anniversary, tapos yung pong pagdating ng misa, kakaunti lang, hindi pa kumpleto sila. Pag kung kailan matatapos na yung misa, saka dumarating na yung mga mas dapat nandoon sa misa, ito yung mga leaders, yung mga boss, yung mga executive, yung mga officers, saka lang sila dumarating pagpatapos na yung misa at magsisimula na ang programa. Sana naman po mga kapatid, ngayong bagong taon, huwag tayong maging madamot sa Diyos din. Gusto niya tayong makasama. Huwag mo isipin na, gusto ko makasama si Lord pag ako'y namatay na. Eh, sa ngayon pa nga lang eh. Hindi mo siya sinasamahan. Ina-expect mo, pagtapos dito, makakasama mo siya. Pag-isipan natin. Dahil ang langit, sabi nga natin minsan sa ating pagninilay, ay hindi malayo, ay hindi matagal pa. Ang langit ay pwedeng nandito na. Unang-una, sa piling ng Panginoon. Dahil kung ikaw ay nabubuhay kasama ni Kristo, dahil kay Kristo, ikaw ay tunay na tumatanggap ng gantimpala ng Diyos. At yan ay ang langit sa lupang ito. Sa araw na ito, mga kapatid, simulan, ipagpatuloy, at tapusin natin ang bawat araw na binibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating panalangin. Pray every minute, every moment of your life. More prayer, more power. No prayer, no power. Amen. Stranger, would you know what the dying Jesus?
assault when he closed his eyes for the last time. Yeah.